eyes make me smile and your little fits make me stay. Hello, good morning everyone. Welcome back to Pin Stories. Today is makulimlim na Martes. Sino sa inyo ang nagising kahapon? Yung mga nandito sa Japan, yung nagising kahapon ng madaling araw, ang ingay sa labas, ano? Kasi daanan siya ng sasakyan. Na madaling araw, hindi ko alam kung anong oras yung parang bababababa, ganun, bababababa talaga. Yung tunog ng ano, ng ulan, grabe, para siyang arari. Alam niyo ba yung arari? Kasi nung pumunta ako ng Hokkaido, dun lang ako first time nakakita ng arari. Ang tawag nila dito arari, yung yelo siya talaga na maliliit na butil talaga na grabe pagka tumama talaga dun sa ano, kasi nasa restaurant kami nun eh. Tapos yung salamin ng ano ng restaurant is tumama yung mga ano, umulan, biglang bumuhos ng ano ng mga arare, yung nga maliliit na ano na yelo. Ganun ang tunog ng anong ulan. Grabe, talagang gising talaga, diwa ko. Kala kong ano na nangyari. Ayun lang, parang di natin mabasa ngayon ang panahon, ano. Hindi na natin siya mahulaan, hindi kagaya dati pag nakita natin, ay may mga ano, may mga bituin, hindi uulan. Nung nakaraan, nagsasampo kami, nag-walking, ibig sabihin na nag-walking kami ng mga bandang alas 7, kasi ngayon alas 7, madilim na. Hindi kagaya dati alas 7, yung pa-summer, medyo maliwanag pa ngayon kasi pa-winter na, ang alas 7 is madilim na. Nag-walking kami nung nakaraan, sabi uulan, hindi naman yata uulan. Hindi yan uulan kasi ang daming bituin. Ala, siguro mga 1 hour nag-walking kami. Unti-unti nawawala na yung mga bituin. Bumuhos ang ulan. Kaya hindi na talaga siya mahulaan. Minsan naman, ala, sabi nung panahon sa TV, ano, maganda ngayon ang araw, hindi uulan, nagsampay ako, talaga naman biglang buhos ang ulan. Habang kinukuha ko sinampay ko, talaga naligo ako sa ulan. Ayun, at ayan, samahan niyo ako ngayong araw na to. At nga pala, sa mga hindi pa nakasubscribe, bakit na po yan, subscribe button? Magpapalit nga pala ako ng mga kurtina. Yung mga kurtina ko yan kasi ilang months na rin yan. Mapalitan na siya at maalikabok na. Alam niyo ba kung anong oras na ngayon? Ngayon ko lang yan natapos ikabit. Ngayon ay 8:30 na ng gabi. Hindi ko na ikabit kanina kasi yung kaibigan ko tumawag. Nasa China siya eh. Chinese yun. Kasamahan ko dati sa trabaho, siguro mga 6 months wala na kaming contact. Tapos tumawag kanina, ang haba ng kwentuhan namin. Kaya, ngayon ko lang siya naikabit. At hindi na ako nakapag-vlog. Nag-mail si Nova, pauwi na raw siya. Hindi na binakong walang nagawang vlog. Kaya, maliligo muna ako. Pagtas, pinapanood ko yung ano, encounter, yung bagbayan sa Netflix. Pagtapos, matutulog muna ako at bukas ulit. 8 hours later. Good morning everyone! Welcome back to Pin Stories. Sandyan pa kayo, di ba? Umaga na. At maagang darating ang aking apo, kaya magmadali tayong mag-almusal. Alam niyo ba kagabi, hindi ako masyadong nakatulog. Hindi ko alam. Kasi biglang nagpapalit ang panahon, di ba? Mainit sa lamig. Ang hirap mag-control. Tapos darating ng ano raw, ng 8:30 daw yung aking apo, yung apo ni Master. Kasi may part-time yung nanay ngayon, dadalhin daw dito. Pinapili ako kung Lunes o Miyerkules eh. Hana nung Lunes na lang. Hindi ako nakatulog ngayon. Ano ba yan? Yan, kaya madali. Buti na lang di umulan kasi kung umulan, 8:30 yung pupunta, ihihatid ko si Noah sa school, diba? Hindi naman umulan ngayon, kaya makakapag-bisikletaan si Noah papunta ng school. Nagluto na ako kagabi ng ulam. Kasi alam kong pagkahandyan yung bata, hindi naman ako makakakilig. Biruin mo, ang tagal mong di umawak ng bata. Nang tono ba si Noah? Yung mga Noah, ikot sa datagke. Yun na na. 17 na siya. 17 years ka nang hindi humahawak ng baby. Biglang may baby. Hindi mo na alam paano gagawin mo. Ay.
Lalo na pagka umiyak. Sana naman di umiyak ngayon. Kasi pag umiyak yun, grabe, parang kinakatay na ano, na baby. Nakatok matchog. Psyching, nung ano ko ito gaski na. Nasa school si Noah. At maya-maya darating naman na si Lijang. Ang kulim-lim sa labas, hindi mo maintindihan kung uulan ba o aaraw. Tapos mahangin siya. Sabi ko doon sa kay Noah, pagka umulan, susunduin ko siya. Tignan niyo ang kulim-lim ng langit. Oh. Sabi 8:30 darating, mga ilang minutes pa ba? 4 minutes. On time naman ng mga Hapon dito. Hindi sila umaano sa oras pumapaliya. Kasi ito yung niluto ko para mamayang tanghali. Para hindi na ako magluluto. Andito na ang aking ang Hapon namin. Lumaki na rin. Ne. Ush. Lichan niyo tong Haponesang to. Naintindihan niya kaya yan? Anong-anood o? Mukhang ang swerte ko dun sa alaga ko. Tahimik na tahimik. Nanonood. English ang pinanonood. Naintindihan niya kaya? Makakapaglaba ako. Your pretty eyes make me smile, and your little fist make me stay with you. Eyelashes moving softly, little arms make me all of you. Ooh, babe, I love you so much, so much. Kuruhodo aishitari shinai. Lichang, mama gakuru dayo. Susunduin daw ng nanay niya at lurba na kami. Nakauwi na yung aming baby at alam niyo ba ibig sabihin ng baby sa Japan? Ang ibig sabihin niya is akachang. Yun, nakauwi na siya at sinundo siya ng maaga ng stepdaughter ko. Sabi 12:30 pero 12 o'clock sinundo niya na kasi next week magpapaonigay ulit siya. Makikusap siya ng Lunes or Friday, ganun, na papatignan niya roon ulit. 3 hours lang naman. Kabisado ko na yung bata kasi nung una nahirapan ako kasi, pero ngayon alam ko na yung ano niya. Ang kiliti niya. Kangina, okay siya eh. Hindi siya nag-iiyak. Kaya, ayan. Yun namang nanay niya kangina, pinabaunan ko na lang. Yung niluto kong oden, pinabaunan ko na lang. Tapos yung dala ng papa niya na ano, na sushi, yun binigyan ko para hindi na siya magluto pagka umuwi siya. Kasi may baby nga, di ba? Para meron siyang tanghalian. At magluluto naman ako ng hapunan ni Master. At pagtas, magpapalit ako ng kurtina. Papalit sana ako ng kurtina, tignan niyo. Papalit ko sana siya. Hindi naman siya magkasundo. Tignan niyo ang ano niya. Ito yung ano niya, lining niya. Mas mahaba. Kesa dito sa ano. Ito kasi ano siya, wash and wear. Pero gusto ko ito kasi ano siya eh. Blackout. Ito hindi, tignan niyo. Dito sa ano. Iwan ko kung. Ayan. So, para sa dinner, nagluto ako ng hapunan. Nilagyan ko ng rosemary, black pepper, and Himalayan salt. At syempre, kailangan natin ng gulay. Kaya nag-isa ako ng gulay na nilagyan ko ng kukdu. Yung kukdu na yun ay nabibili mo ng ready na sa supermarket. Ang flavor niya is hoikoro.
Napakadali niyang iluto. Siguro mawala pang 5 minutes luto na. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa mga patuloy na nanonood at sa mga hindi pa po nakasubscribe. Please subscribe to my channel, like if you did, at magkita-kita po ulit tayo next vlog. Dawa ni gadugzaimashita.